Live here in Kakampi Online to tackle about Pag-ibig OFW program. So isa pong magandang umaga sa inyong lahat. So kami po ang inyong lingkod Pag-ibig. Nandito na naman po tayo, nagsama-sama tayo. Ngayong Martes na naman po, taong kasalukuyan, 2019, October 22, 2019. So to tackle about Pag-ibig Fund Benefits and Programs specifically for OFW programs. But of course, sa ating mga local listeners, you can also get ideas and information kahit po ito ay for OFW program. Okay, so together with us, so kasama ko po, pakilala po kayo, sir. Good morning po, I'm Ron Ramos from POEA Branch po. Ayun. Kasama po namin. Ayun, so magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood. Ito po ay sa lahat ng miyembro ng Pag-ibig Fund, land-based, sea-based, sa lahat ng mga taga-ibang bansa or dito man sa locally employed, isang magandang umaga at kayo po ay aming pong sanang mabigyan ng idea about sa Pag-ibig Fund at kung ano po yung mga benefits po nito. Okay, so ako naman po, Brian Sia, isa pong information officer, ang inyo pong lingkod, Pag-ibig. Okay, so ngayon, sa araw na ito, I think we will tackle about, so lagi nating pinapaalala sa ating mga miyembro yung kanilang mga kailangan gawin, kailangan nilang malaman, at ang magandang na idudulot ng isang pagiging miyembro ng Pag-ibig Fund. So most likely, mag-uumpisa po tayo sa ating, of course, sa pagiging miyembro ng Pag-ibig, kailangan nating i-tackle o kailangan nating ipaulit-ulit na ipaalala sa ating mga miyembro yung registration o yung pag-update ng inyong record. So, sige, ating simulan ang talakayang ito sa pag-register po ng ating mga miyembro. So, marami sa ating mga miyembro, mga kasama, na nag-i-inquire or nagtatanong kung paano ba maging miyembro ang isang Pag-ibig, saan ba sila magpapa-member, paano kapag hindi kompleto yung kanilang information, saan sila maaaring mag i-complete ang kanilang data. Okay, so now on our sa ating screen, nakikita natin Sir Ron, nandiyan po ang ating website ng Pag-ibig Fund. So kung kami man po ay hindi natin mai-discuss lahat, so maaari po kayong bumisita diyan po sa ating website www.pagibigfund.gov.ph para po sa ating mga sa karagdagang information po ng Pag-ibig Fund. Okay. To start with, meron tayong dalawang paraan para po makapag-register ang isang miyembro. Una po, ngayon medyo high-tech na po tayo. So maaari pong mag-register ang lahat po ng Pag-ibig member o magagawang Pilipino na hindi pa miyembro through online. So yan po. Sa website po ng Pag-ibig Fund, so puntahan lang po natin yan. So internet, website, www.pagibigfund.gov.ph at hanapin nyo lang po yung ating nakikita ngayon sa screen, yung icon na yan. So we call it the e-services of Pag-ibig Fund. So when you click that, so mapupunta po kayo sa isa pang page, then i-click nyo lang po doon or hanapin nyo lang po yung membership registration. So parang ito po ay walk through po ng proseso. So pagpunta ng website, hanapin ang icon ng e-services, then hanapin yung icon ng membership registration, then you can start filling up or yung mga information na kailangan. Then after nyo po matapos yung registration, ipiprint nyo po yung form, then yun po ang ibibigay nyo sa inyong employer. So kadalasan dito sa local, ganyan po ang ginagawa. Same thing kapag sa OFWs, lalo na sa mga land-based, yung true recruitment agencies, supposed to be dapat may pinapa-fill up po sa inyo na members data form para po makapag-register. Kung hindi naman natin kayang mag-register online, so maaari din po kayong mag-register. Hingin nyo lang po yung tulong ng inyong liaison officer sa mga recruitment agency
Or you can easily visit our any Pag-ibig branch. Maaari kayong bumisita. So siguro hindi naman ganun kahirap dahil ngayon we have 133 branches nationwide. So kahit saan branch po ng Pag-ibig, pwede po kayo magrehistro. Then kapag nakuha nyo na yung inyong numero o yung Pag-ibig MID number, then yun na yung proof na kayo po ay miyembro na ng Pag-ibig. So may idadagdag pa po ba tayo? Ayun. So karagdagan po doon sa lahat po naman na sinabi kayo ng Sir Brian about po sa mga online, sa abroad din po, pwede rin po kayong bumisita kasi po sa ibang bansa. May mga post din po tayo doon. So as of now, meron po tayong 23 mga overseas post po. Makikita po ito na meron po tayo sa Asia, sa Middle East, at saka po sa Europe. So kung kayo po ay nandyan na po mga OFWs, pwede kayong bumisita sa mga post natin kasi mayroon po tayo po dyan isang information officer na handa pong umalalay po sa inyo po mga concern about Pag-ibig Fund. At ang bago po lahat, so may naka-ano po sa atin sa TV, i-hi na naman natin po si Sir Jun, tsaka si Christine. Hello po. At si Lopez, J. Ayan. Joy. So yan, sa iba pa po sa ibang bansa. Yes, ulitin lang natin, no, si Sir Jun Anzures. So, ayan, umaantabay o nanonood po sa atin ngayon. Si Ma'am Christine Peña and si Lopez Lee Joy. So, kung may mga question po kayo or clarification, pwede po kayo mag-comment dyan po sa inyong, sa Facebook page po ng Kakampi Live o sa comment section po ng mismong araw na to, yung ating programa. Okay, so what else, Sir Ron? May additional lang po akong idadagdag sa pag-register. Kailangan po pag mag-register po kayo online, maging maingat po kayo dun sa inyong last name, first name, at kung kayo po may extension name like junior, the second, the third, dapat po lagyan nyo po yung mga fields na yon. At panghuli po yung birthday po, dapat po tama po yung mailagay ninyo para once na ma-verify po yan sa branch namin, madali po maahanap ang inyong Pag-ibig permanent number. So, okay. Maging maingat po kayo. Ayan. So, sa screen, nakikita natin. So, ang nakalagay lang po muna, pag kayo ay nag-register online, is yung last name, first name, middle name, tsaka date of birth. Together with the captcha image. Then, kapag ka okay na yung information, you will proceed. Kapag ka wala pa pong registration ng isang miyembro, so madedetect naman ng system po yan. So, mag-push through siya dun sa pagkumpleto ng detalye. Kasi hindi lang naman po kailangan yung pangalan at birthday lang. So, marami pa po yan sa registration kung pag naumpisahan nyo na po. Then, meron din po tayong case na kapag ka nag-register kayo online, may lalabas na rin po na message like the information you have entered already exists. So, that means the member is already registered. So, ang gagawin na lang po niyan is i-confirm, i-verify yung kanyang Pag-ibig MID number. So MID stands for Membership Identification Number. Saan po nakukuha yun? Kahit saan branch po ng Pag-ibig or kahit saan po na contact numbers ng Pag-ibig, pwede kayong tumawag to inquire your Pag-ibig number, of course. Then, kung may mga verification pa tayo, so actually, mas sinasuggest po natin ang miyembro po o yung magpapamiyembro pa lang if sumangguni po sa kahit saan Pag-ibig branch sa kadahilan ng dahil hindi naman po lahat kumpleto yung kanilang detalye sa Pag-ibig, so we strongly suggest na bisitahin yung website. Maliban sa mag-check lang tayo ng number, maaari din naman po kayo dong mag-avail pa ng mga services like humingi ng printouts kung gusto nilang makita yung kanilang mga nahulog, mag-check kung active member ba, nang sa ganun makapag-reactivate din po kayo doon. Okay, so ayun. So yun, sinabi ni Sir Brian, pero bago po lahat, nakalimutan nating sabihin ang ibig sabihin ng Pag-ibig. So ang ibig sabihin ng Pag-ibig, kagaya nga po, pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno. So aside from that, pwede rin po kayong pumunta sa pinakamalapit na opisina kung sakali mga magpa-change status. Bali po kasi hindi natin ito magawa sa website, so kailangan po talagang pumunta kayo sa pinakamalapit na opisina ng Pag-ibig at magdala po kayo ng 2 valid IDs.
para po atin po itong mapalitan, na-change po natin ito. At kahit po na meron po kayong error po doon sa inyong names, so kailangan lang po talagang may dalawang valid IDs na kayong ipapakita sa amin. Ayun. So kung meron po tayong concern regarding sa ating mga record like change of name, birthday, civil status, etc. Kung ano man yung gusto nating baguhin na information. So sa name, we require the photocopy of birth certificate. So be sure lang din po na madala natin yung original for authentication. Then yun nga, sabi ni Ma'am Ren, 2 valid IDs, photocopy, dalhin din yung original. At kapag sa civil status naman, so of course, your marriage certificate. So sa lalaki, so I think change lang single to married, but yun, sa name naman po ng babae, o yung spouse ng lalaki, so babaguhin of course yung kanyang last name. So kung concern nyo po yung pag-change, sa ngayon wala tayo online. So for security purposes, we strongly suggest you visit our nearest branch. So yun nga, dalhin lang po yung mga sumusunod, depende po sa requirement. Pero yung form po, yung Members Change of Information Form or MCIF na tinatawag, pwede nyo po yung ma-download sa website. Maging yung Members Data Form, download nyo lang po. Nasa website nandin po yan. Okay? So ulit-ulitin natin, our website po is www.pagibigfund.gov.ph at I think sa bandang upper left, may makikita po kayo doon na forms. I-click nyo lang po yon, then hanapin lang po doon yung mga respective na form na kailangan nyo doon sa inyong transaction with Pag-ibig. Okay, so ayan po ulit. Finish natin sa screen ang ating website. So, sige, bago tayo pumunta sa susunod, so batiin ko lang po ang ating butihing Vice President ng International Operations Group, Sir Ting Neri. So, maganda umaga po. And also to our Department Manager, Ma'am Rosette Ignacio, magandang umaga po. At sa lahat po ng mga empleyado po ng Pag-ibig Fund, magandang umaga sa inyo lahat. Ayun. Okay. So umpisa na natin yung ano, yung tungkol after po sa benefits. After the registration, so ito na, ang dapat na pinakamahalaga din na binibigyang attention, no? So bago dun sa ating benefits, ma'am, at programs is yung membership identification number or MID number. So kumbaga ito yung parang account number. Okay, so Pag-ibig number, napakahalaga po niyan dahil yan po ang gagamitin ng isang miyembro kapag siya po ay magta-transact sa kahit saan Pag-ibig branch, maging sa paghuhulog, sa pag-check ng record, laging nire-require yung yan, MID number. May MID number ka na ba? So, sa ating mga OFW member, be sure po na bago tayo siguro lumipad or pumunta sa ating bansang pupuntahan bago magtrabaho, so kailangan na secure na po natin yung MID. So, isa yan sa mga pinapaalala po natin lagi. Para nang sa ganun, kung sila po ay pumunta ng branch, madali nating ma-check yung kanyang record. So, saan ba nakukuha ang MID number? So, definitely, kapag nag-register kayo online, hindi naman po agad na ibibigay yung MID number. So, it will take 48 hours. Lalo na kung first time registration, ang ibibigay lang po ng ating system online is yung registration tracking number na tinatawag. Then, after 48 hours, tsaka po mag-i-issue ng MID. Yan po ay malalaman nyo na kapag susundan nyo yung procedure through on SMS or text messages. Kasi kung ano po yung cellphone number na ilalagay nyo sa pag-register nyo online, magte-text po sa inyo ang Pag-ibig Fund kung paano nyo po makukuha yung MID. Kung hindi naman po natin masundan, walang problema. After 48 hours, dalawin nyo lang po yung Pag-ibig branch at hingiin yung inyong MID. Ayun. So, tama po yun. At yun po sa karagdagan ulit. Ang MID number po, ito po ay isang unique na number. Ito po ay permanent ID number kahit saan man po kayo mapunta. Basta pag hiningi po ito or kung kayo po ay dating locally employed at ngayon po ay OFW, at the same time OFW at kayo po ay local na ngayon, ito pa rin po yung permanent ID number ninyo na gagamitin or yung MID number kasi po unique po siya. Hanggat hindi po nakiklaim po yung inyo pong account, so ito po ay magiging active po siya. Basta tuloy-tuloy nyo lang pong huhulugan or ima monthly hulog savings nyo po. So bago po yan lahat, sa MID number po tayo, maaari nyo din po itong
itawag sa amin pong opisina kung kayo po hindi makapunta sa pinakamalapit na office ng Pag-ibig Fund. Maaari nyo pong tawagan yung ating POA office kasi po nandoon na po lahat. Naka one-stop shop na po tayo habang kayo po ay nagpo-proseso ng inyong mga OEC kung ano man po ang gagawin nyo sa POA. So may mga office po tayo doon sa Balikmanggagawa at saka sa Labi. Pwede nyo po kaming puntahan para po humingi po kayo ng or mag-transact ng inyo pong MID number po. Okay, so we kindly request our every member, OFW man yan or local, to secure your MID number. So that's a very important thing, no? So kailangan po malaman natin yung Pag-ibig MID ng bawat isa. Okay, so with that, I think we will have our commercial break. So magbabalik pong muli ang Pag-ibig OFW program. Ikaw ba ay nahihirapan, nasasakal at walang mapuntahan? Magbagong bahay ka na, cause you need some space. Pag-ibig ang susi mo, ramdam ang ligaya. Pag-ibig Fund, walang problema. Pag-pure pag-ibig lang, magbagong bahay na. Sinulat ko to upang malaman mo na may pag-ibig para sa'yo. May problema ka ba? Huwag ka nang mangamba, may masasandalan ka. May pag-ibig kang kasangga. Mag-aasikaso sa kaalaga sa'yo. Kaya tandaan mo itong sasabihin ko. Sa Pag-ibig Fund, sure ako, di ka mabibigo, sila'y maglilingkod para sa'yo. Excuse me, miss. Pag-ibig na ba to? Bukod sa pabahay, hatid ng Pag-ibig ay dagdag benepisyo. Sa gamot, groceries, gasolina at iba pa. Gamit ang Pag-ibig Loyalty Card. Alam mo, ang laking tulong ng mga points ito sa mga groceries. Busog na ang pamilya ko, may pandagdag pa sa mga bilihin. Nakakaipon ako ng panggas ko dito. At syempre, nakakatulong sa pang-araw-araw kong gastusin. Yung mga diskwento sa gamot, ang laking bagay sa pamilya. Mas kaya ko nang bilhin yung mga niresetang gamot para gumaling sila agad. Mahigit 3 million cardholders na. Apply na! Yes, so magbabalik pong muli ang Pag-ibig OFW program dito po sa Kakampi Online or Kakampi Live. Okay, so you can follow the website, you can follow the link or yung ating live page sa Kakampi Online. So hanapin nyo lang po, i-search nyo lang sa Facebook, Kakampi Online or Kakampi Live. So para mapanood nyo po yung later. Yung kumpletong video ng ating programa ngayong araw na to. Or pwede po kayong tumawag sa number na naka-flash po sa inyong screen. Pwede naming sagutin po ang inyong mga katanungan po. Okay. I think dun tayo sa benefits ng ating pagiging miyembro ng Pag-ibig. So, pagdating po sa Pag-ibig Fund under Republic Act 9679, dahil nga nakasaad po doon, mandatory ang Pag-ibig Fund sa lahat ng manggagawang Pilipino, and that includes OFW. So nagsimula yan on January 2010. Ang Pag-ibig Fund, meron po tayong twin mandates sa tinatawag. So we have the lending and the savings. So pag sinabing lending o yung mga pautang natin, so nandyan yung ating home financing program o yung housing loan. And we also have the short-term loans, so multi-purpose loan and calamity loan. So yung housing loan or yung mga lending program natin, para mag-eligible lang isang miyembro, kailangan lang naman dyan is makapaghulog tayo na at least 24 months. Then I think yung full discussion of that na i-discuss natin sa mga previews, so medyo ngayon magpo-focus tayo dun sa savings program ng Pag-ibig Fund. So focus tayo sa savings, at ang savings natin, under Pag-ibig program ay meron pong dalawa. So we have the Pag-ibig 1 or the regular Pag-ibig savings, and the Pag-ibig 2 or modified Pag-ibig 2 or MP2 for short. So start with sa Pag-ibig 1. Okay, yung Pag-ibig 1 po, ito po yung madalas natin hinuhulugan or buwan-buwan natin ito hinuhulugan. So kung tayo man ay OFW,
tayo ginagawa po ninyo is naghuhulog kayo ng bago umalis ng 3 buwan or 6 na buwan. So nasa sa inyo po 'yon. Pero itong mga locally employed po, sila po ay may deduction through employer na 100 pesos at 100 pesos naman po sa kanilang employer. So lumalabas po ito po ay 200 pesos per month. Ito po ay mandatory na dapat 1 buwan na hulugan ng bawat miyembro upang magamit nila ang mga benepisyo. Lalo na kung gusto nila nga mag-avail ng pabahay or ng cash loan ni Pag-ibig Fund. So ano pong kagandahan ng pagiging Pag-ibig member or Pag-ibig One Savings? Ito po sa screen nakalagay. Una-una, ang paghuhulog po sa Pag-ibig One is government guaranteed. So ibig sabihin po nito, lahat po ng hulog ninyo is ginagalantiyan po ng ating gobyerno na kumikita at taon-taon po itong kumikita at nasa pangangalaga po ng Pag-ibig Fund. Pangalawa po, ito po ay may 20 years maturity or membership maturity. Ito po yung panahon kung kailan maaaring na po natin kunin o i-withdraw lahat ng ating naihulog pati ang kinita nito sa Pag-ibig Fund. Ayan. Sir Ron, nabanggit nyo yung 20-year membership period. So ibig sabihin ba nito na lahat ng hulog sa Pag-ibig Fund ay mawi-withdraw ng bawat miyembro? Tama po yan. Sinabi po ni Sir Brian na lahat po, pati po yung kinita po ng ating savings kay Pag-ibig Fund taon-taon ay mawi-withdraw. Kapag tayo po ay nakapaghulog ng 20 years or 240 months membership. Ang kalagdagan pa po dyan, kumikita po ang ating Pag-ibig One Savings nang hindi po bumababa sa 4% kada taon. That is in history, no? Ng Pag-ibig Fund. Simula pa, 1981. So, ito po hindi po bumaba. Isa pa pong kalagdagang impormasyon, ang Pag-ibig Savings po or ang pinakamababa pong hulog kay Pag-ibig Fund simula 1981 po ay hindi pa rin po tumaas. Ito po ay 100 pesos pa rin kada buwan. So ito po ay minimum 1 buwan, whether local or abroad man, or tayo ay nagbo-voluntaryo naghuhulog kay Pag-ibig Fund. So sa madaling salita din, maaari ba yung mga miyembro natin ay magtaas? Dahil na pag-uusapan yung salitang savings, so maaari po ba, Sir Ron, na taasan ng bawat miyembro yung kanilang hulog o kailangan ba advance o current month, buwan-buwan ba kailangan pumunta ng mga Pag-ibig member para maghulog? Anong kailangan gawin doon, Sir Ron? Tama yun, sir. Ang paghuhulog kay Pag-ibig Fund po is maaari niyo pong dagdagan, maaari niyo pong bagu-baguhin. Ito po ay ang kagandahan po ng kalagdagang paghuhulog kay Pag-ibig Fund ay lumalaki po ang ating ipon at lumalaki din po ang kita ng pera natin kay Pag-ibig Fund. So pagtapos ng maturity or pag naabot na natin ang maturity period ng ating savings, mas malaki po ang makukuha natin or mas malaki ang balik nito sa atin. Pangalawa, ang paghulog po kay Pag-ibig Fund is maaari din pong advance. So kahit ilang buwan. Para po yun na mas convenient po sa atin na hindi tayo pabalik-balik, pupunta sa branch, at para din po updated po tayo. Yun po yung purpose, kaya tayo dapat nag-a-advance. Okay, so nabanggit niyo, Sir Ron, yung word na updated. Paano ba natin may tuturing na ang miyembro ay active or updated? Ang active member po ay maating ma-identify or malalaman kung siya po ay may hulog nang kahit isang buwan sa loob ng 6 na buwang lumipas. Sa huling 6 na buwan. Na lumipas. So, kahit isang buwan po doon ay may hulog, siya po ay active member. Pero I think mas maganda kung yung current month ay may hulog ka. May hulog din. O kaya mahulugan talaga natin yung dahil yan naman ay ating savings. Tama po yan. So, we can easily say na the higher the savings, the better the benefits. Lalo ngayon sinabi nyo na mas mataas ang kanyang kikitaing dibidendo. Sir, ano po yung pakahulugan natin dito sa dividendo? Kailan ba ito dinideklara? Ano ang parang benepisyo ng mga miyembro dito? Ang dividendo po sa Pag-ibig Fund or sa iba po ang tawag nila dito is interest. Pero po dahil tayo ay savings, ang tawag po ay dividends at ito po ay dinideklara po ni Pag-ibig Fund kada taon or pagtapos ng taon.
Sa lumipas na 5 taon po, from 2014 to 2019, ang ating pong P1 or Pag-ibig One Savings po ay hindi po bumaba or average niya po is 6.5. Sige, sabihin na lang natin ito po ay nakikita sa website through the annual report o Pag-ibig Fund. Yes. So makikita na website ng ating mga miyembro. Eh, kaso masyadong maraming figures tsaka amounts na nakalagay doon. So sige, banggitin na lang natin ano ba yung last year na naging dividendo ng Pag-ibig One. Eh, ang kinita po ng ating Pag-ibig One is 6.91%. So sa tulad ng sabi ni Sir Ron, idinideklara ang ating dividendo every year or per annum. So last 2018, we have 6.91%. So in 2019, dahil di pa naman po tapos ang ating taon, so malalaman pa po natin yan the following year. Maybe next year, 2020 by February or March. Tama po. So maantabayanan natin yan sa website, sa mga kilalang pahayagan, sa mga interviews with our CEO. So by the way, maganda umaga po sa ating Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund, Sir Ahmad Rizal D.P. Moti, at sa kanya mga senior management. So maganda umaga po. And yan, balik tayo sa dun sa savings. So speaking of dividends, so I think 6.91 is mataas. Yes po, napakalaki. Kung ikukumpara natin sa katumbas na programa nito sa mga pribadong institusyon. Okay, so again, maaari natin sabihin na sa kada 100 piso na naihulog ng bawat miyembro nung nakaraang taon, eh kumita ito ng 6 pesos and 91 cents. So imagine mga kasamang OFW members na nakikinig ngayon, so mas malaki ang kayang ibigay na ipon. Kaya po meron tayo diyang high yield savings. So mas malaki ang return, kumbaga, dun sa ating iniipon with Pag-ibig. At ang maganda pa dun, lahat ng kikitain nyo, tax-free. Okay, so wala tayong, I think, makakipagkukumpara na ganyan tax-free na at mas malaki pa yung ibinibigay na return. So yan po ang benepisyo ng pag-iipon sa Pag-ibig. Kaya nga po tayo merong savings. So that is for Pag-ibig One. Yan po yung mandatory na ibinabawas po sa bawat manggagawang Pilipino, local man yan o overseas. Specifically, let's say sa seafarer muna, sa sea-based OFWs. So yan naman po ay automatikong ibinabawas sa inyong employer or manning agency. So depende nga lang po sa inyong kontrata. So ito lang yung paalala natin sa mga sea-based natin or seafarers na kayo po ay nauhulugan kapag onboard lamang. So pag naka-offboard or naka-disembark, so wala na pong mangyaring hulog dahil tapos na ang contract, dapat po yun yung time na kayo po yung magtutuloy dito po sa baba. So kaya napakahalaga kanina nung ating mid number. So dapat po alam po natin ang mid, dan sa ganon may ipagpatuloy po natin dito. So pwede rin po kayo, yung in-advise si Sir Ron, mag-advance po, lalo na kung natatantya natin na tatagal tayo ng ganitong buwan, or let's say 5 months. Eh, bago ka tawagan, let's say ngayon, October na, next year po kayo tatawagan, February. So nag-decide kayo, hulugan yung Pag-ibig, 200 per month, let's say 5 months. 200 times 5, that is 1,000, so bayad ka na hanggang February next year. So yun yung ibig sabihin natin sa advance. Ang kinaganda nun, hindi na kayo pupunta buwan-buwan, hindi na kayo mamamasahe, so yung convenience, nandun na rin po para mai-alot nyo na lang yung time nyo sa inyong pamilya. So okay. Ganon din actually yung parang isasuggest natin sa mga land-based naman. Though sa mga land-based OFWs natin, kapag sila po ay dumaan sa PUE ngayon, they are required to pay or mag-advance ng kanilang savings for 3 months. So that is 200 times 3 is 600 pesos. Then right after that 3 months, so ito rin yung medyo ine-emphasize natin, yun po ay hulog for 3 months only. So ibig sabihin, kapag nasa ibang bansa na po ang ating mga OFW, kahit saan man yan, kailangan nating ituloy po yun. Okay, so para mas malaki ang inyong maipon. So isa rin naman yan sa ating mga sinusulong dito sa Pag-ibig, yung mabigyan sila ng awareness sa kagandahan ng pag-iipon. Okay, so kasama nyo po dyan ang Pag-ibig Fund. So don't forget sa ating mga land-based OFWs, you can continue your savings sa ating mga remittance partner dyan po sa abroad. Or you can ask or seek the help of your representative here in the Philippines para i-continue po yung paghuhulog ninyo. So napakadali lang yan. Ibigay nyo lang po sa kanila yung
Pag-ibig, MID ninyo o MID number, then kahit sila na po yung magtuloy dito po sa Pilipinas. Okay. Idagdag ko na lang din po ano sa mga seafarers. May mga agency po kayo sa mga money agency. Maaari po kayong pumunta sa inyong family center or sa accounting ninyo sa may gusto pong mag-upgrade or magtaas ng hulog. Kasi po ang pinakamababa po na hinuhulog or yung monthly savings natin, kagaya sinabi kanina ni Sir Ron and Sir Brian, it's only 200 pesos. So 100 from sa inyo manggagaling at 100 ang counterpart ng employer. So sa lahat po ng mga seafarers, pwede kayong pumunta ulit sa inyo pong accounting or family center ninyo. At kung sila po ay pumayag na kayo po ay mag-upgrade ng inyo pong monthly savings, bali po may form po kayo na i-fill up po doon. It's yung tinatawag po natin na authority to deduct. So ibibigay nyo lang po yon at yun po yung nilagay nyo po doon sa form na yon, yun po ay ikakaltas sa inyo tuwing on-board kayo. Pero kung sakali man na off-board na po kayo at nais nyo pang magdagdag na mas malaki, so mas maganda po yun kasi ito po talaga yung klarong ipon na pagdating na araw pag kayo po ay bumaba na at magretiro na, so kayo po ay may kukunin na pera or inyo pong savings sa Pag-ibig Fund ay lump sum nyo po itong makukuha. Ayan. So nasagot na ng ating kasamang si Ma'am Ren yung madalas din may tanong ng ating mga miyembro, paano ba magtaas ng ipon? May kailangan bang requirements? So yun na po mismo yung binanggit ni Ma'am Ren. So ngayon, ayan, iniikayat natin lahat po ng OFW dahil ito po ay inyong savings naman. So mas malaking hulog or mas malaking impok, mas malaki rin or mas maganda rin yung benepisyong may bibigay nito. Yun na nga po, mas malaking dividendo. At let's say mangailangan po kayo later on, gusto nyo mag-avail ng short-term loan, mas malaki rin yung ating mahiram. So yun ang benepisyo kung bakit ang Pag-ibig Fund, wala tayong specific amount na pwedeng ihulog. So minimum lang po ang 200, pwedeng-pwede nyo po yan taasan. So makipagtulungan lang po kayo, lalo na sa ating mga mining agencies or seafarers, makipagtulungan po kayo sa inyong HR accounting kung paano po mas malalaki yan. So nasabi nga ni Ma'am Ren, i-download lang po sa website yung authority to deduct form. Then you can indicate there kung ano yung magkano yung gusto nyong ihulog o ikaltas sa inyo buwan-buwan. Sa ating mga land-based naman, so anytime pwede kayong magtaas. So sa PUEA, they require 200 per month. But later on, kung gusto nyo maghulog po sa mga remittance partner, banggitin nyo na lang po kung magkano yung gusto nyo ihulog buwan-buwan. So not necessarily 200 din. So yung palang yung pinamababa, pwedeng-pwede nyo po yung taasan dahil yan ay ipon po ninyo. Ganon din, kapag nagpahulog kayo sa representative dito sa Pilipinas, wala na silang fifila pang form. Ang kailangan lang yung need number, then sabihin nyo lang sa representative nyo magkano yung gusto nyong ihulog kada buwan. Maaring 200 ngayon. Next month, nagtaas kayo ng 500 in advance nyo. Next month, nagbago ulit kayo. So, yun ang term. Flexible po ang paghulog sa Pag-ibig. So, naka-flash po sa screen yung ating mga pwede paghulugan nationwide dito sa Pilipinas and pwede rin po sa ibang bansa. So, we have partners local, partners abroad, and online payment. Amen. So, napakadami na po natin. Pagdating sa accessibility, yung paghuhulog, so wala na tayo siguro maaaring hanaping reason ba't di tayo nakapaghulog. Maaari na po kayo maghulog sa mga yan. So, marami na po tayong tulong na natanggap po sa ating mga remittance partners. So, pwedeng-pwede kayong makipagtulungan or maghulog po sa mga yan. And then, pwede rin po kayong mag-log on po sa website ni Pag-ibig Fund sa www.pagibigfund.gov.ph. Pwede po kayong gumamit po ng inyong Visa or MasterCard or JCB. Pwede kayong mag-online payment po. Pwede kayong maghulog po din ng inyong monthly savings gamit ng inyong credit card. Okay, so siguro mas maganda mabanggit natin no, isa-isa. So, online payment, ayun, nabanggit na ni Ma'am Ren ang credit card. So, we have also a payment pagdating sa PayMaya. So, yung PayMaya is powered by Smart. And Globe GCash naman po para sa Globe. So, kung meron po kayong app na ganyan sa inyong mga smartphones, hanapin nyo lang po doon yung Pag-ibig. So, maaari kayong maghulog po doon. Okay, so para na rin sa convenience po ninyo. And also, partners abroad. So, lagi natin babanggitin din. We have the iRemit. So, yan yung mga pwede nyo paghulugan doon. Cash Pinas. Partnership also with Ventaja. So, hanapin nyo lang po yung tatlong yan. And I think yan yung mga madalas paghulugan. Also, partnership with bank. So, PNB. Ito po sa ibang bansa lang po.
PNB, pwede kayo maghulog po doon sa Pay Pilipinas and Asia United Bank. Okay, so dito naman, locally, we have partnership with Bayad Center. Meralco Bayad Center. Yes po. SM, o yan. So napakarami niyan. Easy Pay, 7-Eleven. So I think, napakadami din po niyan. So lahat po, ginagawa na po ng Pag-ibig Fund para mas madagdagan po yung kanyang payment channels. And also, we have partnership with M. Luillier. Okay. So, I think na-discuss na natin halos yung mga kailangan o yung madalas itanong ng ating mga miyembro. So, lagi kasi nilang tinatanong yan, yung pagtaas ng hulog, saan maghuhulog, paano maghuhulog. So, tandaan nyo lagi po, sa pag-transact sa Pag-ibig, kailangan po ng MID number. So, we have our Pag-ibig One Savings and I think we have a lot of time to discuss the multipurpose loan. Okay. Multi-purpose loan or isa to sa ating mga short-term loan na binibigay na programa sa ating mga miyembro na kung saan general term for multi-purpose loan is I think we can say that this is a cash loan. Yes. Okay, so lahat po ng mahihiram ng miyembro, of course, mapupunta. Magagamit ng miyembro sa kung anumang kadahilanan kung bakit siya nag-avail nito. From the word itself, multi-purpose. So, whatever needs, let's say, kailangan nyo sa education, hospital bills, pagbili ng gamot, etc. Okay, so, itong multi-purpose loan, so, yan, nakikita nyo sa screen. So, accessible po yan. Pwede nyo pong ma-avail yan sa kahit saan branch. Hindi ibig sabihin na itong kumpanya nyo ay hawak ng ganitong branch, eh, dun lang po kayo magpa-file. Ngayon po, sa Pag-ibig Fund, through our Integrated Information System Project or IISP, you can file anywhere na po. You can pay anywhere, you can check your contribution anywhere, you can file applications, loans, anywhere. So, kahit saan branch na po yan ng Pag-ibig Fund. So, ang ating, let's say, sa ating isang miyembro na interesadong mag-avail ng multi-purpose, ito po yung mga pandagli ang pangangailangan, biglang gustong kailangan natin ng cash, wala tayong malapitan, pwede nyo po yan lapitan si Pag-ibig Fund to avail the multi-purpose. So, Sir Ron, ano ba ang ating mga requirements kapag tayo ay nag-avail ng multi-purpose loan? Ang una pong requirements is dapat po ay ang miyembro po natin ay may hulog ng hindi po bababa sa 24 months. At siya po ay active member. So, tulad po ng sinabi natin kanina, pag active member, sila po ay may hulog ng at least 1 month Over six months. Okay? Ang pangalawa po, dapat siyempre, may two valid ID din siya or issued ng ating gobyerno. Pangatlo po, kung magkano po yung mahuhulog niya, magkano yung malulow niya? Depende po ito sa kanyang naihulog. So, ito po'y pagbabasihan lamang po. Ang kanya pong maaaring maloan is 80% po ng kabuang hulog niya. Okay. So, sample sir, magbigay tayo ng sample. Okay, so nabanggit ni Sir Ron is the maximum loanable amount ng isang miyembro dito sa ating MPL program is 80%. So, assuming that a member already has a TAV or total accumulated value of 10,000. So, magkano ba yung maaaring maloan ng miyembro kapag siya, let's say, may naipo ng 10,000 piso? So, that is 80% of that is 8,000. So, hindi na tayo mahirapang mag-compute dyan. So, kung ikaw ay nakapag-ipon na, nag-check ka ng record sa Pag-ibig, you have savings of 20,000, so you can avail amount up to 16,000, the maximum. So, 80% po lagi. Okay, so ang kagandahan nitong MPL, kapag kayo ay pumunta ng branch, so sabi ko nga kanina, mas hinihikahit nating bisitahin yung branch sa pag-check ng record, sa pag-register, para nang sa ganon, maitanong nyo na din po doon kung naghulog ba yung company ko before, naka-merge na ba yung account ko, kung ako ba ay mag-multi-purpose loan, ma-aprubahan po ba ako. So nabanggit na ni Sir Ron yung requirements natin, 2 years or 24 months contribution, minimum. At least 24 months. So, kung ikaw ay tingin mo, matagal lang nag-work, lagpas 2 taon, so you can already avail this. But, meron din tayo na may mga miyembro kasi na mataas na yung mag-ipon. I mean, mataas maghulog. So, pwede rin po silang mag-MPL kahit wala pang 24 months.
provided na yung kanilang TAV or total accumulated value ay at least 4,800 na. So ibig sabihin, kung ikaw ay naghuhulog ng 1,200 per month, so equivalent ng 4,800 is I think 4 months, pwede ka bang mag-MPL? Pwede po. But of course, hindi naman din ganun kalaki yung malulun mo kasi 80% lang nung total na hulog mo, which is binabanggit lang natin yung eligibility. Okay, so at least 24 months or at least 4,800 equivalent dun sa kanyang TAV. Then, mag-bring lang ng 2 valid IDs, government-issued ID, photocopy din po, pero daling nga yung original for authentication. So, mag-fill up lang kayo ng form, multi-purpose loan application form. Nasa branch naman po yan, kahit saan branch. And, ito, medyo mahirap. Hindi naman mahirap, I mean, yung pagdala natin ng proof of income. So, isa yan sa mga requirement ng MPL. So, yung proof of income sa mga OFW, I can think of, let's say sa CBase, seafarers, 1 month payslip or allotment slip kung kayang i-provide yung latest. Kasi kadalasan na seafarer pagbaba, so that's the time na nag-avail ang loan or bago sumampa. So, kinakailangan din po na sa system yung ating active membership status. So, nabanggit ni Sir Ron, kailangan may isang buwang hulog sa huling 6 na buwan para kayo ay makapag-avail ng ating MPL. So, dito naman sa ating mga land base, so I think enough na yung kanyang contract. So, yun yung parang proof of income. So, kailangan meron na kayong current contract kasi nakalagay po doon yung inyong monthly income. So, sapat na yun as proof of income. So, sa lahat po ng interested ng MPL, again, 2 valid IDs, yung form, and yung proof of income lamang po. So, bumisita kayo sa kahit saan Pag-ibig branch para po makapag-check kung kayo ay eligible at makapag-file na rin kung sakali pong updated naman na yung hulog. Pero kung ang miyembro, let's say sa Ron, hindi pa updated, o nakita sa system, walang naihulog sa huling 6 na buwan, so hindi siya tatanggapin ng sistema, ano ang magandang gawin ng miyembro? So, syempre, hindi naman natin pwedeng pauwiin na lang yung member dahil sabihan na hindi siya pwede mag-loan, of course, magbibigay tayo ng option. Ano yung option na yon, Sir Ron? Ang dapat lamang pong gawin ng ating member is hulugan po ang current month o kung anong buwan po ngayon siya mag-loan. Okay, so maliwanag, maaari siyang maghulog na mismo para ma-activate yung kanyang membership. So ito applicable hindi lang sa mag-loan ha. Sa lahat po ng ating mga miyembro na sa tingin nila, matagal na sila hindi nakapaghulog, kaya naman sila hindi pumupunta ng branch para makapag-update. Sa tingin nila, baka pabayarin sila ng Pag-ibig Fund dun sa kanilang mga hindi nahulugang buwan. So, hindi po. So, napaka-simple or napakadali lang po ng pag-reactivate dito. Maghulog lang po kayong ulit. Hindi na po i-re-require na hulugan yung mga nakaligtaang buwan ninyo. Hulugan nyo na lang po yung current month. O kung anong buwan kayo pupunta ng branch, hulugan nyo po or advance nyo na ng 3 months, 6 months para po talaga masabi na active kayo. So, actually, mas maganda talaga. Hulugan natin actively. So, dahil ngayon, ang kagandahan ng pag-iipon sa Pag-ibig. Okay, so that is our multi-purpose loan. And then, sa seafarers po pala, okay. No? Ang pag-file ng multi-purpose loan, aka it's a salary loan, ito po yung tinatawag natin na cash loan. Sa mga seafarers, nais ko pong sabihin sa inyo, ang pag kayo po ay may loan, hindi po ibig sabihin automatic kayo po ay babayaran or huhulugan ng inyong manning agency. Ito po ay personal loan, ito po ay dapat ninyong hulugan over the counter or kayo lang po ang may ano po nito na maghulog. Pero kung nais nyo po na ipadidak at pumayag ang inyong company, ng inyong mga manning agency, so yun po, doon lang po tayo magkakaroon na ang company ang maghuhulog monthly kasabay po ng paghulog ng inyong monthly savings. Pero pag wala pong ganun, walang pong kayong sinabi or nagsabi ang company ninyo or manning agency, so personal nyo po ito kasi po ito po ay voluntary yung huhulugan kada buwan. Okay, so I think we give light dun sa ating mga madalas na itanong na ating mga miyembro. So with that, I think we have our last commercial break. So babalik po kaming muli after a few reminders. Ikaw
ba ay nahihirapan? Nasasakal at walang mapuntahan. Magbagong bahay ka na, cause you need some space. Pag-ibig ang susi mo, ramdam ang ligaya. Pag-ibig fun, walang problema. Pag-pure pag-ibig lang, magbagong bahay na. Sinulat ko to upang malaman mo na may pag-ibig para sa'yo. May problema ka ba? Huwag ka nang mangamba, may masasandalan ka. May pag-ibig kang kasangga. Mag-aasikaso, mag-aalaga sa'yo. Kaya tandaan mo itong sasabihin ko. Sa pag-ibig fun, sure ako, di ka mabibigo. Sila'y maglilingkod para sa'yo. Excuse me, miss. Pag-ibig na ba to? Bukod sa pabahay, hatid ng pag-ibig ay dagdag benepisyo. Sa gamot, groceries, gasolina at iba pa. Gamit ang pag-ibig loyalty card. Alam mo, ang laking tulong ng mga points ito sa mga groceries. Busog na ang pamilya ko, may pandagdag pa sa mga bilihin. Nakakaipon ako ng panggas ko dito. At syempre, nakakatulong sa pang-araw-araw kong gastusin. Yung mga diskwento sa gamot, ang laking bagay sa pamilya. Mas kaya ko nang bilhin yung mga niresetang gamot para gumaling sila agad. Mahigit 3 million cardholders na. Apply na! And we're back. So for the last half of our program for today, I think na discuss natin kanina, so let's have a quick recap lang. Regarding dun sa ating membership registration, yung process ay discuss natin. The importance of MID for every member or member's identification number, yung pag-update, at yung paghuhulog po, o yung kagandahan ng pag-continuous na paghuhulog sa Pag-ibig Fund, at yung pag-iipon, the savings program, and the short-term loan, o yung multi-purpose loan natin. So right now, I think isa rin sa mga madalas na itanong ng ating mga miyembro is if Pag-ibig Fund issue a Pag-ibig ID. So, Sir Ron, Ma'am Ren, so we do have, meron ba tayo na Pag-ibig ID? Ayun, so sa Pag-ibig Fund, pag ikaw po ay miyembro ni Pag-ibig, may binibigay po tayo sa lahat ng mga loyal members po. Ito po ay tinatawag nating Pag-ibig Loyalty Card Plus. So, dati po itong nahinto, siguro mga almost 1 year po ata ito. So ito po ay in-enhance natin at ito po ay napakaganda na po sa ngayon. Kasi ngayon po ay one day, una-una sa lahat, one day lang po siyang makukuha at antay-antay lang. So ito rin po ay makikita po natin sa card, syempre yung picture natin at yung ating sinasabi kaninang paulit-ulit ang MID number po. So sa lahat po na hindi pa po miyembro ng Pag-ibig, bago po kayo magkaroon ng Pag-ibig Loyalty Card, kailangan member at may permanent ID number ka muna po. So ito pong pinaka-importante po sa lahat. At number 2, kailangan din po active po kayong naghuhulog kada buwan. Kasi mas maganda yung monthly savings po natin, huwag po natin itong kakaligtaan, nahulugan, or kakalimutan. At sa lahat po ng mga may or may account number na or miyembro na ng Pag-ibig, ini-invite po namin kayo, ini-encourage po namin kayo, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na office po natin. Na siguro po, sa ngayon, may mga offices pa tayo na wala, pero po, unti-unti na po yun na nagkakaroon, so pwede kayong bumisita or tumawag para po sigurado lang po na meron na pong Pag-ibig capture po ng Pag-ibig Loyalty Card. So ang Pag-ibig Loyalty Card po na ito, ito po ay may bayad. May bayad po siya, so it's only 125 pesos po. 125 pesos, and then kung sakasakali man po na kayo po ay wala pa dito sa Pilipinas, so at ang inyo pong kamag-anak or nagkaroon kayo dati, kasi nung way back 2000, ano ba yung year niyon? 2017? So, nag-capture na po kayo. Maaari nyo pong balikan yung inyo pong branch na yon kung saan kayo nag-capture para kunin ang inyong Pag-ibig Loyalty Card.
So sa ngayon, ang tawag po natin dito ay Pag-ibig Loyalty Card Plus. Yes. Actually, napakadami po nitong benefits po sa lahat ng miyembro ng Pag-ibig. Baka po hindi ko na po siya isa-isahin. Pero ito po ay may partners tayo sa mga establishment po. At ini-encourage ko rin po kayo sa mga may business po dyan na gusto pong maging partner ni Pag-ibig Loyalty Card Plus. Okay? So, maaari nyo po kaming puntahan sa pinakamalapit na office po kasi ang maganda po dito, kung ikaw po ay partner ni Pag-ibig, libre na po ang commercial ng inyong kumpanya. At makakatulong po tayo in a way po nang magbibigay po tayo ng ilang discounts or points. Yan. Ayun. So, sa mga may business po na gusto maging partner, pwede kayong tumawag sa aming opisina para alamin yung mga requirements kung paano. At sa lahat din po na meron na, so ang pinakamagandang balita kasi almost 300 plus establishment na po ang partner ni Pag-ibig Loyalty Card Plus, maaari nyo po itong gamitin at magkakaroon po kayo ng discount o di kaya po points. Pag dumami ang points ng inyong Pag-ibig Loyalty Card Plus, so pwede po siyang pambayad. And other that, Sir Brian or Sir Ron, may idadagdag po ba? Okay, so truly, indeed, it is a great project, no? So pagdating sa ating Loyalty Card Plus. So, yan, i-clear lang natin, no? We, in Pag-ibig Fund, we do not give identification card. So walang ID ang Pag-ibig Fund. But we do give a Pag-ibig Loyalty Card Plus. So ito, makikita nyo naman sa screen. So I think you can also consider this, no, as an ID, but we do not call it ID. So yun lang in difference. So this Loyalty Card Plus is a privilege card. So you can use it as discount rewards. To earn points and rewards. So like Ma'am Ren said, so we have 300 plus partner establishments. So you can view it online sa ating website, yung www.pagibigfund.gov.ph. Then look for this icon na nakikita niyo sa screen. I-click niyo lang po yan, then doon niyo po ma-view sa specific na page ng loyalty card yung mga partner merchants, establishments. Nandun din po kung ilang percent yung they offer discounts and kung ano yung mga points and rewards. So, big example ng mga partners, we have partnership with McDonald's, Pure Gold, Petron, The Generics Pharmacy, University of Visayas, University of Culeo de San Juan de Letran. So we have also salons, boutiques, restaurants, laboratories, and yung mga pasalubong, yan, Bongbongs, Mrs. Field, at marami pang iba. So actually, napakadami nga, 300 plus. So, kung ano lang po yung nandun, so yun lang yung ating pwedeng paggamitan nitong card. So, I think napakarami na yan, yung 300 plus na yan. At mas madadagdagan pa yan sa mga susunod na taon. Okay, so yung Loyalty Card Plus, available sa kahit saang Pag-ibig branch nationwide, pwede na po kayo mag-apply niyan. Ang requirement, so napakadali, basta ikaw ay Pag-ibig member, oh ayan. So, babalik at babalik po ulit tayo dun sa diniscuss natin sa umpisa. Yung mid number at yung sinuggest natin na dumalaw sa branch kasi doon mismo sa branch kumpleto na eh, check ng number, print, check ng hulog, pag-print, pag-check mo kung pwede ka mag-avail ng MPL, at eto po, pwede kayong mag-apply na rin po doon sa branch ng Loyalty Card Plus kasi hindi po kayo mabibigyan ng Loyalty Card Plus kapag hindi updated ang hulog, wala kang mid, hindi kumpleto yung data mo. So, kaya kanina, doon nag-connect-connect lahat, no? Kailangan po talaga, napakahalaga, na ma-secure nyo yung mid doon po sa branch na malapit po sa inyo. So, I hope lahat po kayo mag-alat naman, mag-alat ng time for this. So, ito ang card na banggit ni Ma'am Ren. Makukuha nyo na po yan within the day. I think 5 to 10 minutes, kaya po itong Loyalty Card Plus. So, hindi tulad dati, no? Na medyo inaabot tayo ng buwan. But now, sabi nga, for improvement, mapapansin nyo na rin po sa Loyalty Card Plus. Kasi ang dati, ang tawag natin dito is Loyalty card. So, kaya ngayon may plus na because of the additional features. So, yun yung parang may banking features na to. Mapapansin nyo sa card, we have the EMV chip there. So, below the logo, Pag-ibig Fund. So, ibig sabihin, we have partnership with two banks. The AUB, Asia United Bank and the Bank. Union Bank. Okay? Whatever na ma-avail natin later on na multi-purpose loan o yung proceeds po nun, yung makukuha nating amount,
So you can disburse it, or we can disburse it directly in this Loyalty Card Plus. Then you can go to any Asia United Bank or Union Bank to claim your, or to disburse, yeah, or to withdraw yung inyong net proceeds dun sa loan. So madaling salita, kapag nag-loan po kayo, maaari na rin po yung gamitin as ATM. Yes. Okay, so dun yung makukuha yung inyong naloloan. Okay, so batingin ko lang din po ngayon sa ating page, we have Miss Jemina Padayogdog Manlangit. So maganda umaga, and happy listening sa ating programa. So idadagdag ko lang din po, no, ang sa Pag-ibig Loyalty Card po pala, as long po yung card po natin ay active, okay, hindi po wala po expiration ito, yun ang pinakamaganda. Wala siyang expiration, maliban na lang sa ating pong, kasi nakalink po siya sa ATM, kung sakali man, so kung, siyempre po ang ATM naman, halos lahat naman sa ATM expiration. Pero yung ating pong Pag-ibig Loyalty Card ay still po, hanggat hindi po ito nakiklaim, ito po ay active po pa rin, kasi ito po ang ating Pag-ibig Loyalty Card Plus, or yung tinatawag po natin na privilege card po. Okay, so maliban sa kailangan maging active, so may payment ba si Ron itong Loyalty Card Plus natin? Apo, tulad po ng sinabi kanina, yung loyalty card po natin before is 100 pesos po. Ngayon, dahil po inadagdagan po yung features nito, like nagkaroon tayo ng bank account. For security, additional security. Nadagdagan po ito ng bahagya lamang. So, 125 pesos lamang po. Okay, so kasama na rin po doon siguro yung convenience. Dahil yes, ngayon, mas makukuha nyo na mas mabilis yung card natin. Okay, so yung card natin, again, we have may payment po ito na 125, but the card is good for lifetime. Not unless doon sa banking sa features. Bank, yes. So, we have a expiration date for that, but dun sa ating benefits ng paggamit ng card, lifetime na po yan. Okay, so ito po again is a privilege card. Lahat po ng Pag-ibig member na active, pwede po mag-avail po nitong Pag-ibig Loyalty Card Plus. So ano pang inaantay nyo, mga ka-OFWs, mga miyembro ng Pag-ibig Fund, punta na po sa pinakamalapit na sangay ng Pag-ibig to avail the Loyalty Card Plus. So for more information, recommendation, or kung may mga questions, suggestions, you can visit our website. And hanapin nyo lang po doon yung ating trunk line number para or yung ating mga email address kung gusto nating makapagbigay po ng recommendation and reaction, comments, and so you can also view yung ating live ngayon anytime. So, bisitahin nyo lang po yung Kakampi Live for more information. And other that po, sa lahat po na hindi pa po ito kumpleto kasi masyado po itong mabilis, isang oras lang po kami nandito, maaari po kayong bumisita sa mga lahat ng, basta miyembro ka, maaari kang bumisita po sa lahat ng offices ng Pag-ibig Fund na sa abroad ka man, or dito sa Pilipinas. Sa lahat po nandito po sa Pilipinas, yung mga OFW, nandyan po kami sa PUEA, sa may malapit lang po kami sa Robinson's Galleria. So, one-stop shop na po dito, pwede kayong pumunta, mag-update. Kung hindi man po sakaling maghulog ng inyong monthly savings kasi sa kadahilanan, wala pa tayong budget. So, maaari kayong pumunta, mag-inquire, mag-update. At huwag niyo po kakaligtaan lagi. Ulit-ulitin po namin ito. Alamin lagi at isave niyo po sa inyong mga cellphone ang inyong Pag-ibig account number o tinatawag po natin MID number po. So sa lahat po na nakikinig at hindi pa po na madaming tanong, maaari kaming tawagan or puntahan, pumunta sa pinakamalapit ng office po for more information about Pag-ibig Fund. Okay, so yan, nasa ating screen ngayon. So maaari niyo pong mahanap doon si Sir Ron at si Ma'am Ren sa PUEA, Pag-ibig PUEA branch. Nandun po sila, handa pong sagutin ang inyong mga queries. So sa madaling explanation na lang po, no? So lahat po ng branch ng Pag-ibig, open naman po lahat yan sa inyong mga questions. So ang gagawin niyo lang po, magalat ng time, bumisita at mag-update po. Okay, so ayan, yung ating website. Actually, napaka makapangyarihan ng website na yan dahil I think kahit saan namang website, ang kailangan lang natin bisitahin talaga at pag-aralan or magbasa para madagdagan din po yung ating information. Okay, so natapos na po ang ating programa. So isa na namang makabulo ang araw ito para dun sa ating pagbibigay information sa ating mga OFW members at maging
sa mga locally members na nakikinig at umantabay sa atin sa araw na ito. Okay, so again, magbabalik po sa susunod na Martes, October 29, 2019, para naman sa isang makabuluhang talakayan ng Pag-ibig Fund Benefits and Program. So sa ngalan po ng Pag-ibig Fund na pinamumunuan po ng ating Secretary Edward Del Rosario, kasama naman po ang ating mga Board of Trustees and also again our CEO Ahmad Rizal DP Moti, kasama ang kanyang mga senior management, sa ating mga ayan, sa ating Vice President Sir Ting Neri, Manager Ma'am Rosette Ignacio and kay Sir Philip, at sa lahat po ng ating mga bosses. So magandang umaga at salamat po sa inyo pakikinig mga OFW. Magkita-kita po tayo next week. So again, ako po si Christopher Brian Sia and Irene Sorita po, Ron Ramos po. Okay, so magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat.